Meron ngang good news itong si Anthony Davis tungkol nga sa kanyang injury para nga sa mga Lakers fans. Umpisa na natin agad yan ang mga idola. Sinabi ni Anthony Davis sa interview, sobrang ganda na nga daw ng kanyang pakiramdam ngayon. Halos nawala na nga daw yung sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang right foot. Kaya naman napangiti itong si AD sa gitna ng kanyang interview. Pinaniwanag nga din sa atin nerto ni AD na ano ba nga daw talaga ang tunay na nangyari sa kanyang injury laban sa Denver Nuggets. Well, ito pa lang si Anthony Davis. Sinabi niya na mayroon nga raw daw siyang injury na hindi niya nararamdaman buong season. Maayos naman daw yung kanyang pakiramdam since the start of the year, pero nung sa move nga daw yon na parang na ankle sprain siya dahil sa binti ni Nikola Jokic ay nadiscovery nga daw nila nung halftime sa labang ding iyon nung in-x-ray na itong si AD na meron pala siyang fracture sa kanyang right foot. May bone spur nga daw itong si Davis na meaning mga idol ay extra growth of a bone na tumatama sa ibang buto na nagkukos nga ng stress sa paa at nagre-resulta ng pain sa paa. Kaya nga di ba mga idol, ang sinabi lang na update sa atin ng team ng Lakers ay meron nga daw foot injury ang kanilang big men. Dahil siguro nagulat din sila sa lumabas na x-ray kagaya ng pagkagulat din ni AD na parang may biglang fracture itong si AD. Di ba mga idol, sa replay lang nung napanood natin yung kay Jokic ay parang normal lang na ankle sprain. Pero nung na-x-ray na itong si AD, lumabas na fracture bone spur. So kaya nga mga idol, yun ang nireport sa atin ng Lakers na ito nila Sham Saranya na may foot injury lang si AD. Pero it turns out mga idol, may fracture na pala siya sa kanyang paa at nang dahil nga lang sa play na yon kay Jokic kaya nila na-discover itong ang karamdaman ni Anthony Davis ngayon. Pero ang good news nga dyan mga idol ay yan ay nakaraan na. Lumipas na nga yan at mag-iisang buwan na halos yan. At ang latest update nga sa atin ni AD ay maganda na ang kanyang pakiramdam at halos wala na nga daw siyang sakit na nararamdaman. Ang masakit nga lang daw kay AD ngayon ay ang frustration niya dahil very tough mentally nga daw itong nangyari sa kanya. Dahil finally, heto na, pumabalik na daw ang dating Anthony Davis at nagdodomina muli sa buong NBA. Tapos ito nga daw ang mangyayari. Mai-injured nga naman siya at matagal na mawawala. Pero sabi rin ni Anthony Davis na right now, gumagaling na nga daw ang kanyang injured right foot and it's healing pretty quick nga daw. Pero hindi nga daw siya magbibigay muna ng date kung kailan siya babalik talaga. Exact date ng kanyang pagbalik para nga daw hindi muna umasang mga tao. Ibabase na nga lang daw neto ni Anthony Davis ang kanyang pagbalik depende sa pain na nararamdaman niya sa foot niya at ano daw ang lalabas sa x-ray. At sinabi nga din ni Anthony Davis na ngayon nga daw ay nakakapag-workout naman na daw siya sa weight room ng fine nang walang sakit na nararamdaman sa kanyang paa, which is great news mga idol. Next step na lang siguro niyan ay patuloy na pagpapagaling ng foot ni Anthony Davis at yun, siguro pwede na rin siyang bumalik sa basketball activities. At once na mag-umpisa na ngayon mga idol ay for sure makakasigurado tayo na malapit nang bumalik itong si AD. Pero ayon nga mga idol sa ilang mga balitang kumakalat, mga report na kumakalat, itong si Anthony Davis daw ang kanyang timetable ay baka mid-January. So kung mangyayari yon mga idol ay napakalapit na nun, 2 weeks na lang ay makakabalik na si AD. Pero may iba pa rin namang nagsasabi na para nga daw makasigurado ay asahan na lang si Anthony Davis by the end of January.